Mahigit 5 taon nang magkarelasyon sina Justin Kuyugan at Don Chang. Kamakailan ay may mga usap-usapan na nagkahiwalay na daw ang dalawa. Paano nga ba nagsimula ang relasyon nila Justin at Don? At totoo nga bang hiwalay na sila? The Philippine Showbiz List presents Justin Kuyugan and Don Chang Love Story. Noong January 2018, kinumpirma ng Girl Trends member na si Don Chang na magkarelasyon sila ng aktor na si Justin Kuyugan. Sina Justin at Don ay nagkagustuhan nang pareho silang nag-guest sa FPJ's Ang Probensyano kung saan gumanap na Becky si Justin. At ayon kay Don ay nagustuhan niya kaagad si Justin dahil may sustansyang kausap ito dahil ganun daw ang mga tipo niya sa lalaki. Nagpahiwatig noon ang dalawa tungkol sa estado ng kanilang relasyon nang mag-post sila ng mga larawang magkasama sila sa social media. Marami ang nasurpresa nang i-post ni Don ang maiksing video nila ni Justin na very sweet. Ayon sa dancer host na si Don, hindi naman niya ipopost yun kung wala. It's 2018 na raw at inamin niya na nagdi-date sila. Sa interview kay Don ng radio jack na si DJ Jaiho sa online program na Hotspot, inusisa si Don kung ano ang ibig sabihin ng dating stage nila ni Justin. Tugon ng former Pinoy Big Brother 737 edition housemate na para sa kanya sa buong relationship naman ng dalawang tao, it's always gonna be you get to know each other every day. And she guessed it's safe for her to say that they're together. Nagustuhan daw ng aspiring actress kay Justin ang pagiging malawak ng kaisipan nito. Paglalarawan ni Don sa nobyo na pwede raw nitong kausapin si Justin about anything with no judgment. Ito raw yung taong napakasarap kausap at sobrang maintindihin. Si Justin ay mas matanda kay Don ng 8 taon at siya ay may asawa dati at may 3 anak. Ang huli na pabalitang karelasyon ni Don ay isang Australian. Nag-break sila noong 2016. Si Don naman ay nalink noon sa hashtag member na si Zeus Collins. Ganon din sa aktor na si Aaron Villaflor. Ayon kay Don, alam ni Aaron ang tungkol sa pangliligaw sa kanya ni Justin Kuyugan. Si Aaron ang co-host ni Don sa isang segment sa morning show ng Kapamilya Network na Umagang Kay Ganda. At nakasabayan nito si Justin sa pangliligaw sa dalaga. Nabigo si Aaron kahit naging malapit na malapit sila ni Don sa isa't isa. Kinuwento ni Don na kinumusta siya ni Aaron noon kung kumusta na sila ni Justin. Si Justin naman ay nirespeto yung tandem nila ni Aaron sa UKG. Ani Don, klinaro niya kay Justin na meron silang tandem ni Aaron. Okay naman daw ito kay Justin at nais lang noong una ni Justin na maging kaibigan si Don. Si Aaron naman daw noong una ay hindi klaro sa kay Don noon. Maarte daw kasi siyang babae. Ganun lang raw itsura ni Don na pa-sexy, liberated, but she's very serious raw when it comes to relationship. Ayaw raw ni Don ang pang-showbiz na relationship. Gusto niya raw na kung pagliligawan siya, liligawan siya ng maayos. Ayaw raw ni Don na ipapasundo siya sa driver. Ayaw niya nang pinapadalhan siya ng pagkain through a driver, through a PA. Si Justin raw kasi super effort. Lahat ng hindi ginawa ng ibang lalaki sa showbiz, ginawa niya. Kaya si Justin ang pinili niya. Hindi naging mahirap para kay Don na sagutin si Justin. Habang nangliligaw ang aktor, nag-research na si Don tungkol sa background ng buhay nito. Pahayag ng dating Pinoy Big Brother 737 housemate, noong nangliligaw si Justin, ni-research niya. Kasi nga baka may girlfriend siya, baka may asawa. Nakita raw niya na may anak. Siyempre raw pag may kids, may nanay, sabi niya na, naku, mahirap to ah. It's not ideal and I've never had any relationship sa ganung sitwasyon. But I found out that he's a widower. Namatay raw ang asawa ni Justin, hindi siya hiwalay. As time goes by, narinig niya yung story ni Justin. Yung asawa daw kasi ni Justin nagka-cancer. He quit showbiz para alagaan yung asawa niya. And that means so much raw kay Don. Na-prove raw ni Justin na through thick and thin, magkasama sila. Na pag mangyari man daw yun sa kanya, nagagawin din yun ni Justin sa kanya. At ready din daw si Don na gawin daw yun. Kahit sino man. Kung si Justin man ang mapapangasawa niya o hindi, ganun kasi raw si Don.
March 2019, noong magtatatlong taon na ang relasyon nila Justin at Dawn, natanong si Dawn kung ready na ba itong magpakasal kay Justin. Sinabi ni Dawn na they are very serious. Ayaw niya ulit kasi talaga ng showbiz relationship. Sa panahon na yun ay siguro given a couple more years kasi priority niya ang work. Bago pa lang raw si Dawn sa industriya and she's very hungry for experience and she wanna give it more chance sa career niya. Dagdag niya, if he's willing to wait, sige, if he's not, anong gagawin natin? Sa panahon na ito ay 30 years old na si Dawn at si Justin ay 38 years old. Sabi rin niya na she likes mature men. Ayaw niya sa mga lalaki na walang kwentang kausap. Gusto niya raw yung may matutunan siya. December 2020, nagpasalamat si Dawn sa tatlong anak ng boyfriend na si Justin Kuyugan sa pag-welcome sa kanya sa kanilang pamilya. Sa kanyang guesting sa Magandang Buhay, sinabi ni Dawn, "From the bottom of my heart, thank you for letting me love your dad, thank you for letting me look after you, and thank you for the respect every single day." Dagdag pa ni Dawn na hindi naman talaga ideal ang relationship nila for someone na single na katulad niya. Siyempre, ang gusto ng mga nanay ng mga magulang, yung parehong single para walang iniisip kasi extra iisipin daw yan. Pero despite the situation, despite it being not ideal, ang swerte niya raw kasi wala raw siya naging problema sa tatlong bata. Saka inisip rin raw niya na kung mag-a-adjust siya, edi siyempre mag-a-adjust din ang mga bata. Lahat raw sila nag-a-adjust. Sobrang sarap rin raw sa pakiramdam na welcome lang talaga siya ng mga bata. Natakot si Dawn kasi may friend siya na same situation pero hindi sila gusto ng kids. Pero walang ganong nangyari sa kanya. Ang ganda ng pagpapalaki ni Justin at sa kanong late wife niya sa mga bata. 4 years old nang ma-meet niya ang anak ni Justin na si Lucas at nang mag 9 years old na ito ay tinatawag na siyang mommy. Hindi pa man raw siya sanay pero ani Dawn, kakayanin niyang isa pang phase sa kanyang buhay na kailangan harapin. At nagbigay din ng mensahe si Dawn kay Justin. Sinabi ni Dawn na sa 5 taon na being together, sa sobrang dami nilang pinagdaanan, the best and the worst, kay Justin raw niya na feel siguro yung worst kind of relationship, pero sa kanya rin raw niya na feel yung super best kind of relationship. And she thinks that's part of it. And even though sinasabi niya kay Justin na kahit sa relasyon nila naranasan niya yung grabing relasyon, itutuloy pa rin raw ni Dawn. Makikinig pa rin siya kay Justin, magkakompromise pa rin siya, mag-a-apologize pa rin siya kapag kailangan because she thinks that's how long-lasting relationships are. They last not because it's always fun and happy. They last because they always try to fix kung ano man yung kailangang ayusin. July 2021, tinatanong ngayon kung hiwalay na ba ang celebrity couple na si Justin Kuyugan at dating girl trans member na si Dawn Chang. Naitanong ito ng mga netizen dahil nag-post si Justin ng ilang mga gamit sa bahay tulad ng kutsyon, electric fan, gasol at iba pa na tila nag-asabalutan sa kanyang Instagram account. Ang caption na isinulat ng aktor sa larawang ito ay, "Let this be a warning to everyone. If you give your life to a narcissist, this is all they will leave you while they swim in the riches you helped them build. This do not happen only in loving relationships. This is also rampant in work situations and much worse if you sink your life in both. If you were in this situation, know that your God was beside you the whole time because if not, you will stay in a narcissistic relationship longer, putting you in deeper. Remember, if you come to this, it is your fault because you let them. Be aware, love yourself, and save yourself for your family." Mahabang pahayag ni Justin na gumamit pa ng mga hashtag na hashtag mental health awareness, hashtag narcissistic abuse, hashtag mental health matters, at hashtag narcissism. Halos lahat ng mga nagbigay ng mensahe sa IG post ng aktor ay nagtanong ng what happened. Sinundan pa ito ng isa pang post ng aktor. Anya, "Stay away from narcissists simply by sticking to what is right, may it be in work, love, friend, and family relationships. Thank you at Awakening Women Support." Sa IG account naman ni Dawn Chang ay may post siya na isang mannequin display na mukha lang na walang mga mata at bibig at may suot na sombrerong abaka na may caption na,
know to self, there will come a time that some days will be harder than others. You will be confused and anxious with uncertainties and would feel that the weight of the world is literally on your shoulders. When that day comes, I want you to know that you get to decide what happens next. You get to decide how to react to whatever situation you are in. Remember, Dawn, you are responsible for whatever is happening within you, so don't let yourself be miserable. The world is not a battlefield like what they all say. It's your mind, heart, and soul that needs healing, and you get to decide when to do that. Create a world that is beautiful and healthy in your head. The rest will follow. Hashtag manifestation. At hindi na rin pala pina-follow ni na Justin at Dawn ang isa't isa. Sa iyong palagay, hiwalay na nga kaya sina Justin at Dawn? I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!